Hindi lang po sobrang init ang problema ng mga estudyante sa Occidental Mindoro. Sumabay pa ang halos buong araw na brownout at ang ugat ng problema ng lalawigan sa supply ng kuryente sa pagsaksi ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dalawang estudyante sa San Jose Occidental Mindoro ang isinugod sa ospital nitong Martes, April 18, ayon sa MD Araremo na walan umano sila ng malay. Although okay naman yung kanilang vital signs, kaya lang parang nahihirapang huminga kahit okay naman yung oxygen level. Parang hyperventilated sila. Yun ang kalimitang kaso. Ayon pa sa MD Araremo, 10 estudyante na mula sa iba't ibang paaralan ang isinugod sa ospital mula nitong Marso. Ayon sa mga taga roon, 4 oras lang kada araw kung magkaroon sila ng kuryente at ilang buwan na rin nila itong nararanasan. Kaya naman si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano sumulat kay Pangulong Bongbong Marcos para idulog ang kanilang problema. Meron daw renewables na pwede ilagay dito. Siyempre yung solar kahit saan sa Pilipinas pwede naman natin gamitin. Yung wind power pinag-aaralan nila, baka pwede rin dito. Ayon sa NGCP, nagkaroon ng problema matapos maubusan ng krudo ang orihinal na supplier ng kuryente dahil wala na raw itong pambili ng krudo. Hindi raw kasi nababayaran ng NAPOCOR ang subsidy nila. Samantala, sa sulat ng National Power Corporation sa gobernador ng Occidental Mindoro, sinabing isa sa solusyon nila ang buwan ng pagbabayad sa power supplier. Nakapagbigay na umano ang NPC ng paunang bayad sa 100 milyong piso noong pang April 12. Ayon naman sa Department of Energy, mula sa 4 oras, nasa 8 oras na ang itinagal ng supply ng kuryente kada araw sa Occidental Mindoro. As of last night, alam ko mag-8 hours na sila. Nakahanap ang NEA at DOE ng generator para maisabak doon. Kakabit din sila sa Oriental. Kasi may oversupply sa Oriental, pwedeng ipasa papuntang Occidental. Nakahanap daw ang National Electrification Administration ng siyang generator para makapagbigay ng kuryente. Nasa proseso rin ng DOE ng pakikipag-usap sa isang bagong supplier ng kuryente na pwedeng makapagbigay ng 24 oras na supply ng kuryente sa mga susunod na buwan. Naghahanap na ng ibang suppliers din ang NEA. And tinutulungan na din ng DOE. Ito sabi namin, kung mag-emergency power supply agreement yung OMECO, aaprubahan naman yun ng komisyon. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Andrew Bernardo, ang inyong saksi.